child of God, you are an overcomer. Listen to Pastor Ronald Ocampo as he shares the overcoming series teachings based on the powerful words of God. I am an overcomer of error and confusion, mga kapatid ko po. Okay. Yan, struggle din po natin yan, no? Yung kung nako-confuse tayo minsan. At ang pinagmumulan po ng confusion ay kadalasan yung kung error. So kapag ka na-receive po natin yung spirit of error, yun. Siyempre, yung error, alam natin yung mali. Hindi tamang error nga eh. Mali yun. So pagka may pumasok na mali sa isip natin, mako-confuse na tayo. So yan po yung dapat nating i-overcome. Kasi po, ang dami pong mga, ano, mga erroneous na mga naririnig natin, no? Sa media, no? At yung minsan, yun ng error, nagmumula pa sa mga taong nasa paligid natin, kahit sa pamilya. Kaya ngayon, para tayo po'y mag-overcome sa mga error, sa spirit of error, at saka sa confusion, may share po akong pitong bagay sa inyo. Okay, as a child of God, kailangan magkaroon tayo ng strong faith sa Bible, no? As the absolute truth. Ito po talaga, yung pong error, kamalian, talagang makikita lang natin yung mali kapag alam natin yung tama, yung truth. No, kaya kailangan strong yung faith mo sa Bible, no? Strong ang faith mo sa Bible na ito yung absolute truth. Sabi ng Psalm 119 verse 160, the entirety of your word is truth. So yung kabuuan ng yung salita, Bible, 66 books, is truth. And every one of your righteous judgments endures forever. No, kailangan po, ito po yung ano po, strong faith mo. Naniniwala ka talaga na ito yung katotohanan. Kasi kapag kaya, wala kang strong na paniniwala sa Biblia, papasok talaga yung error. No? Psalm 119 verse 30, the Word of God says, I have chosen the way of truth. Your judgments I have laid before me. So, ano po yung way of truth na sinusunod dito ni David? Ang way of truth po ay ang Bible. Ito po yung way of truth. So, pagka pinili mo to, itong Bible, itong way of truth, ayun, yung pong makikita ninyong maliwanag yung mga errors. At kapag ka nakita mo yung error, hindi ka na mako-confuse. No, kasi nakita mo yung truth eh. Alam mo yung truth. Psalm 117 verse 2, Psalm 117 verse 2, for His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endures forever. Yung truth ng Lord, yung katotohanan ng Panginoon, ang mga salita niya, endures forever. Ito pong Bible, hindi lang ito mag-endure sa earthly life, no? Sa mga panahon dito sa lupa, ito po'y mag-endure forever. So, eternal po ang salita ng Diyos. Kaya nga po ito, hindi po ito ma-obsolete o ma-out of use. Maraming mga theories na obsolete yan, no? Pero yung Word of God, hindi po na-obsolete ito. Ibig sabihin, hindi ito nawawalan ng bisa, hindi sa katagalan ng panahon, hindi po ito pwedeng palitan. Amen. Yung pong sa Constitution and Bylaws, na-amend po yan. Pero ito, paano mong i-amend na ang Diyos ang nagbigay nitong batas na to? Wala, hindi mo ma-amend dito. Yung mag-a-amend lang nito, yung magbabago lang ng salita ng Diyos, iniisip nila, mas matalino sila sa Diyos, pero pamangmangan po yun. Ang Diyos ang pinaka-supreme na katalinuhan. Amen? Kaya yung mga salita niya,
ito po talaga. So, hindi po tayo magkakaroon ng error sa buhay, sa isip, kapag ka ito pong truth na to, no, ang atin pong in-embrace, at ito yung ating strong faith. Amen? Pangalawa, para hindi papasok yung error at saka yung confusion, hindi ka nakakonfuse sa buhay-buhay, have a firm core value on the Bible as the final and supreme authority over your life, beliefs, and practices. Practices. No? Core value mo to. Firm core value mo to. Di ba? Ang kasing tao, meron po siyang core values eh. No? Yung mga matitinding paniniwala na hindi nagbabago. Kaya lang, minsan yung mga Pilipino, mahina sa core values eh. Kaya nga ako na-restore yan. Nung panahon ng 90s, year 2000, na-restore po yung tinatawag na the importance of the core values. No, ang nagpasimula niya ng mga kumpanya, kailangan ng mga companies may core values, lalong-lalo na yung mga pamilya may core values, at saka yung mga individual na tao may core values, at lalong-lalo naman yung mga anak ng Diyos may core values. At ang core values nga natin, ito, sa ating mga beliefs, sa ating life, sa beliefs natin, at practices natin. 2 Timothy 3:16-17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So ito pong scripture, given by inspiration to. Hindi po ito ordinary na aklat. Ito po ay given by inspiration of God. Inspired by God ito. Hiningahan po ito ng Diyos, ng banal na Espiritu. Kasama po ang banal na Espiritu na gumawa po ng Bible. Lahat ng mga original na salita dito. Kaya po ito po ay profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction. So sa atin pong mga core values, kailangan po Bible talaga. Yung mga words ni God ang ating core values, naka-base lahat dito po sa salita niya. Kaya hindi po tayo magkakaroon ng error. Ma-overcome natin yung error. Kasi yung pagka naka-entertain ka nga ng error, paulit-ulit ko sasabihin to, doon ka makakonfuse. No? Kaya kailangan Bible talaga. Kung anong sinabi ng Bible, yun na yun. Yun na yung paniniwalaan natin na yun yung tatanggapin natin. No? Sa ating, yun yung gagawin natin sa ating mga beliefs, sa ating mga practices. Pangatlo, have a deep fellowship with the Holy Spirit, who is called the Spirit of Truth. No? Yun po, kailangan po, para hindi tayo nagkakaroon ng error at saka confusion, meron kang deep fellowship with the Holy Spirit. Kasi po, lahat ng religion na Christianity, na under sa Christianity, no, dito sa Pilipinas, marami yan, no, siguro, tinatanong, ano ba yung mga tama dyan? Katoliko ba? Protestante ba? Born again ba? Ay, Iglesia ni Cristo ba? Ano ba yung mga Jehovah's Witnesses, dating daan ba? Mga kibolo, ito yan, ano ba yan? Lahat dyan gumagamit po ng Bible, eh. No, naniniwala lahat sa Bible. No, kaya kailangan, itinuturo ng Bible, hindi lang Bible, Holy Spirit. No? Ang Holy Spirit po kasi, ito po yung ang Holy Spirit nagbibigay sa atin ng understanding sa Bible. So, siya po yung Spirit of Truth. So, kapag ka may fellowship ka, tatanong mo sa Holy Spirit, Holy Spirit, error ba to? Error ba to? Nasa Bible po ba to, Holy Spirit? No? So, yun. Pagka meron ka ng big fellowship, lalo na in the last days, naku, importante po yan. Word of God plus Holy Spirit. Kasi yung marami nga, sabi ko nga po, ina-embrace nila yung Bible eh. Pero walang Holy Spirit eh. Ang Spirit sa kanila, power lang, influence lang. Eh, siya yung Spirit of Truth. Siya yung teacher. So pagka hindi sila naniwala, ang isang grupo ng religion na hindi naniniwala sa Holy Spirit person, God, Spirit of Truth, at teacher, sorry, aba eh,
mali, magiging mali ang mga maraming interpretation nila kasi walang Holy Spirit na nagtuturo sa kanila eh. Tayo kasi, naiintindihan lang natin ang Word of God through the help of the Holy Spirit, through the enlightenment of the Holy Spirit. Eh sa kanila, kung walang Holy Spirit, sino nag-enlighten? Sarili nila. Sarili nila ang nag-enlighten. Sabi nila, hindi, Diyos ang nag-enlighten sa amin, si Jesus. Pero, sinabi ng maliwanag ng Bible na ang nag-enlighten, nagtuturo ng Word of God, Holy Spirit talaga. No. Kaya, praise God, kahit ang lahat ay binigyan ng Holy Spirit, develop natin ang ating relationship sa Holy Spirit. John 14, verses 16 to 17. And I will pray to the Father and He will give you another helper that He may abide with you forever. Ito na sinabi ni Jesus. No? Nag-pray siya sa Father. At nag-pray siya na may mag-a-abide sa ating helper. The Spirit of Truth, sabi number 17, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. No, kaya ang religion, kapag kahit mali ang kanilang pagkakilala sa Holy Spirit, hindi Spirit of Truth, hindi teacher, hindi helper, wow, delikado po yun. Hindi naman po tayo judgmental, sumusunod lang tayo sa Bible. Sabi ko nga, malamang hindi natin kapatiran kay Kristo ang mga taong na nasa reliyon na hindi naniniwala na sa Holy Spirit na God, persona, at saka Spirit. Amen! Dato na nag-angol sa Holy Spirit, magsabi niya Amen! Amen! Diyan tayo, ang Holy Spirit talagang tutulong sa atin para hindi tayo po mapasukan ng error. Amen! At saka ng bit ng confusion. Amen! So, number four, avoid listening to false teachers without the knowledge and guidance of your pastor. Ano po kasi, marami pong mga false teacher ngayon eh. Sa television, sa internet, ang dami po, ang dami mga false teachers. So, sabi na salita ng Diyos. 2 Peter 2:1-3, but there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them and bring on themselves swift destruction. And many will follow their destructive ways. Grabe, many ang di ko konting magpa-follow sa mga false teachers at saka sa mga false prophets because of whom the way of truth will be blasphemed. By covetousness, they will exploit you with deceptive words. For a long time, their judgment has not been idle and their destruction does not slumber. So, sa huling kapanahonan po, at tayo po'y nasa huling kapanahonan naman talaga eh, marami po ang lilitaw na false prophets, false teachers, false pastors, false priests, false Christ. No? Marami po. At paano nyo malalaman? No? Kasi magaling yung magsalita. Yung po mga false, alam nyo, sabihin ko sa inyo, yung mga false, ang gagaling magsalita. Talagang nag-aral sila kung paano maging magaling na debatista, paano magaling magturo, no? Paano nila pagdidikit-dikitin yung mga verses, no? Pero kapag ka, ikaw ay nagbabasa ng Bible, may Holy Spirit, ayun. Pero dito, ang inaano ko dito kasi, kapag ka ikaw ay nakikinig ng iba-ibang mga pastor, itanong mo sa mga, kundari, yung mga ibang mga preachers sa internet, itanong niyo muna sa pastor kung okay silang pakinggan. Kasi po, ako po, yan ang aking role bilang pastor. Pinag-aaralan ko yung mga iba-ibang mga sumisikat na mga teachers, mga prophets, mga nagtutok preachers, at tinitingnan ko kung tama yung pinag-preach nila. Kaya kailangan magtanong muna kayo. Huwag kayong basta nakikinig lang sa mga preachers sa internet ngayon.
kailangan itanong nyo sa mga mentors ninyo o sa pastor kung yung ang pinapakinggan, kung pwede nga pakinggan yung mga pastor na yun sa kanilang pagtuturo. Amen? Yan. Kaya praise God po, para hindi pumasok yung error, yung confusion, eh mag-ingat po sa mga false teachers or false preachers sa internet. Mag-ingat po tayo dyan. Itanong nyo po muna sa mga matagal na at founded na sa Word of God. Alam na nila kung sino yung mga false. No. Sa akin po, pwede nyo pong itanong. At sa aking number of years sa ministry bilang pastor ninyo, napag-aralan ko na maraming mga false teachers sa television o sa internet. Okay, let's go to number five. Be careful with watching materials like documentaries and films that are anti-Bible. No? Kasi may ngayon po, siyempre, nakikinig tayo sa maraming mga documentary films, no? At saka mga pelikula din. Maraming mga pinalabas po, no? Mga Da Vinci Code, no? Naku, pagka hindi po nyo alam ang Bible at di kayo nagtanong sa pastor kung tamang panoorin yan, maka-confuse po kayo, papasok yung erroneous teaching kagaya ng Da Vinci Code. Eh, naku, nung panahon na yon, ang dami pong nanood ng Da Vinci Code, no? Yung Gospel According to Judas, mga gano'n. Marami yan sa internet, no? At marami pang mga pinalabas nga ng mga Jesus films na mga blasphemous. Kaya mga kapatid ko po, mag-ingat po tayo sa mga napapanood natin sa television. Be careful. Okay? Sabi ng Ephesians 6:1, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ito pong wiles ng devil na to ay galing sa salitang metodias, marami pong methods, maraming strategies ang diablo para tayo po ay pasukan ng error at i-confuse. At kapag ka nagkaroon tayo ng error at confusion, yon. Ang unang-unang mangyayari nun, mawawalan ka ng gana sa Bible. Pagka nawalan ka na ng gana sa Bible, ibig sabihin, pumapasok yung confusion. Kaya mga kapatid ko, parati ko pong pinagpipray, parati ko yung pinalalahanan. Huwag tayo mawawalan ng gana sa Bible. Amen? At never tayo, parati natin re-review ang mga spirit of doubt and unbelief kung dating sa Bible. Kasi, pagka nagduda ka dito, wala ka nang basihan ng UK. Wala nang talaga. Ang hirap nung kapag wala ka ng basihan ng katotohanan at ng faith mo. Amen? Okay, so let's go to number 6. Be careful listening to people who are not spiritual and submissive to spiritual authorities and parents. No? Mag-ingat po kayo sa mga nakikinig sa mga taong hindi spiritual. Ibig sabihin, puro praktikalan lang sa buhay. No, puro material things lang ang pinag-usapan. At saka, mag-ingat kayo sa mga taong hindi submissive sa mga spiritual authorities, sa mga mentors, sa pastor, at saka sa parents. Kasi, yung mga hindi submissive, meron na silang spirit of error sa kanilang paniniwala. May confused na sila kung sinong susundin. Yung kasing mga hindi submissive sa mga spiritual authorities, ang pinapakinggan na lang nila, sarili nila. So, confused na sila, di ba? May error na. So, kailangan mag-ingat po kayo. Be careful listening to them. No? Kasi, kakapakinig sa mga hindi submissive sa mga spiritual authorities at saka sa mga parents, ganun. Nako, kakapakinig sa kanila, kakasama, kakakwento, makukuha mo yung error nila. Makukuha mo yung, ano, yung confusion. Kaya kailangan, pagka may narinig kayong ganyan, na naninira sa mga spiritual authorities, ay nako, pag-pray nyo na lang at sabihin ninyo na dapat maging submissive. Kasi yung mga hindi submissive, maraming mga mali sa kaisipan. No? Yan ang nakita ko sa ating spiritual life. Yung mga hindi submissive sa spiritual authorities, maraming errors, mapaniniwala. At nangahawa pa ng iba, no? Kaya sabi na salita ng Panginoon sa Galatians 6:1,
Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Magandang abutin natin sila, pero mag-ingat. Kasi baka makuha din nila tayo sa mali. Lalo-lalo yung mga backslider. Minsan magaling din magsalita yung mga backslider. Ang daming complain yan. Daming complain. Pagka hindi ka nag-ingat, papasok yung complain nila sa'yo, mako-confuse ka. Magkakaroon ka ng error. Ngayon, ikaw yung napa-backslide nila. Napasama sa pagpa-backslide. Kaya ingat po kayo sa mga error ng mga backsliders at saka ng mga confusions nila. Pero let us love them. Let us reach out to them. No, paglaban natin sila sa panalangin. Kaya lang, ingat. Katayuan natin yung tama. Amen? At sabi ng 2 Corinthians 11:3, "But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ." So si Satan po nagdi-deceive talaga. No? Si Eve nga nag-deceive. Kaya nga yung mga taong na-deceive, na alam ninyo, mag-ingat kayo sa kanila. Nadamay niya nga si Adam eh, di ba? Kaya dalawa silang na-deceive. Kailangan, kung alam niyo na yung isang tao, deceive, aba, eh, mag-ingat kayo, huwag ikaw humasama niya sa deception, sa error. Kailangan, magpakatatag ka sa faith mo. Kaya kailangan, pagka may mga ganyan na, teamwork din yan sa prayer at saka sa mga spiritual authorities. Amen? Okay, last, renounce. Just renounce the spirit of error and confusion. Rebuke it. No, araw-araw. No, kapag ka nakikinig tayo, kasi kapag mahirap po kasi ang spirit of error, eh. Pagka nagkaroon ka ng error, confused ka na. Yan, magiging dire-diretso na yung pag-follow sa mali. Praise God. Lahat po tayo natuto ngayon pong araw nito. Pero tayo pong lahat ng mga tunay na born in the Spirit, na born of God, tayo po ay mananatili sa katotohanan. Tayo po ay susunod sa Bible. Amen? Hindi po tayo susunod sa error. Hindi po tayo susunod sa confusion. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat po. Kami po yung mga anak ninyo through Jesus at kami sealed ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit sa amin ang patuloy na magpapalaya sa lahat ng mga errors and confusions kasama ng iyong mga makapangyarihang salita. Thank you, Lord. Jesus, you are the way, you're the truth, and the life. Kaya salamat, Lord. Kami pong mga lahat ng mga anak nyo ay magiging overcomer sa lahat ng mga errors and confusion. We will always, Lord, follow the Bible. We will always follow you, Lord God, God of truth. Jesus is the truth. We will follow the Spirit of truth. Thank you, Lord. We worship you. Amen. Amen. Praise God.